Nice day ngayong araw. May bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Sa likod ng braso ni ma'am, naisipan niya ipalagay yung bago niyang tato. Linisan muna natin at ahitan bago natin idikit yung stencil. Dahil hindi nakikita ni ma'am kung saan natin ilalagay yung bago niyang tato, pipicturean ko muna para mapakita ko kay ma'am kung saan niya gusto ipalagay yung bago niyang tato. Unang picture nga natin sa taas ng siko at medyo mababa muna. Tapos itataas naman natin at pipicturean natin ulit para makita ni ma'am kung mas okay yung nasa taas banda o igigitna na lang namin halos sa pagitan ng braso ni ma'am. At ayun na nga yung nagustuhan ni ma'am, nasa bandang gitna na lang ipalagay. Kaya lalagyan na natin ng mark para may guide na tayo mamaya kapag dinikit na natin yung mismong stencil. Dahil na stencil na natin, i-ready na natin yung mga kailangan natin gamitin. At dahil naka-ready na si ma'am, umpisahan na natin. Ito pa lang ipapatato ni ma'am ay diwata na nakaupo o nakapatong sa moon. Ito pa lang ipapatato ni ma'am ay kulay black lang. At ayun din yung nasa reference. Pero gusto pala ni ma'am yung may kulay. At gusto niyang kulayan yung moon ng kulay red. Medyo nagulat nga lang ako kasi nga moon itong gagawin ko. Ang alam ko kasi kadalasan yung ginagamitan ng kulay red ay sun o araw. Kaya nagsuggest na lang tayo kay ma'am na baka gusto niyang gawing violet. Pero nagsabi naman din tayo na okay lang naman yung red basta't gusto niya. Dahil lang tato ay nakadepende naman din yan kung ano yung gusto mo. At kahit anong kulay naman ay pwede naman natin gawin. Hindi nga din alam ni ma'am kung bakit kulay red yung gusto niyang ipalagay na kulay dun sa moon. Siguro nagagandaan lang siya sa kulay ng red. At tinanong ko nga din si ma'am kung meron na siyang tatong kulay red. Dahil alam naman natin na medyo masaylan yung red ink. Sabi nga ni ma'am na wala nga siyang tatong kulay red. Marami na rin palang tato si ma'am kaya natanong natin kung meron siyang tato na kulay red. Dahil wala nga, pinaliwanag natin. Yung red ink kasi ay medyo masaylan. At mas nagre-react siya ng medyo mas makate kaysa sa black ink. Pero depende yun sa tao. May mga tao namang hindi sensitive sa mga red ink. At meron naman din kagaya ko na medyo sensitive lalo na sa red ink. At medyo sobrang kati talaga siya. Na kahit medyo magaling na yung tattoo, talagang sa sobrang kati halos umangat pa yung mismong balat. Yung parang namantal yung balat sa red ink lang na part. Pero dun sa mga black ink o iba pang ink ay hindi naman umalsa o umangat yung mismong balat. Dahil yung nagtato ako ng may kulay, gumamit ako ng black ink, pink, saka yellow, green, blue, at red. Pero yung pinaka kumate ay kulay red. Na halos hindi mo mapigilan kamutin. Dahil sa sobrang kate. Dahil medyo pasaway tayo at kahit bawal nga kamutin, hindi natin naiwasan na makamot. Kaya ang nangyari, mas lalong parang namagapa. Yung part lang na may kulay red na ink. Kaya tips na lang din para sa mga gustong magpatato ng kulay red. Kung first time nyo pa lang na magpapatato ng kulay red, at hindi nyo pa alam yung pwedeng maging resulta kung pwede ka o bawal, kahit mag-try ka muna ng medyo maliit na size na kulay red para kahit papano hindi ka mahirapan mag-alaga. At isa na lang din, kapag alam mong medyo kumakati yung tattoo mo, iwasan mo nang kumain ng malalansang pagkain. At kung maaari, wag na wag mong kakamuti dahil tatagal yung paggaling ng tattoo mo. Ayun na pala, tapos na rin pala tayo. Lilinisan na nga natin para makita na natin kung ano yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Diwata na nakaupo sa moon o nakapatong at naglagay tayo ng konting kulay na violet dun sa moon. At ayun na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo.